Po. You are lying! Come again, sir? You are lying! Eh, si opinion niyan, sir, sa akin po naman, yung totoo lang. Totoo lang, sir, forgive me for saying this. Hindi ko pa akalain na papatulan niyo po yung pang... Ano ko sa kanila, sir, eh. Sa akin lang po, para lang po talaga. Sinabi mo na nga, eh, na yun ang objective yes, po. Yes, sir, pero hindi ko po alam. Hindi ko po in-expect na papatulan yun para makarating ako rito. Do you believe... Naniniwala ka ba? Maniniwala yung tao sa'yo? Yung sa video na yun? Na mangloko ka lang? Depende po, sir, yan sa taong nakikinig, sir. Ang akin po... You are lying! Come again, sir? You are lying! Eh, si opinion niyan, sir, sa akin po naman, yung totoo lang. From sa unang hiling hanggang dito. As chairman of this committee, I am going to cite you in contempt for lying. Any objection? Hearing none. I'm ready for you. You are cited in contempt. Thank you, sir. Bago ka magsalita, Tigoy, alam mo ba na nag-usap kayo ni Enriquez na sa bahay siya ni Morales? Wala sir, wala po. Hindi ko alam po, hindi ko po alam. Kaya nga po, nagulat ako. Hindi po din alam na naka-speakerphone yung cellphone ni Enriquez? Hindi po, hindi sir. Hindi po alam na nakikinig si Morales? Hindi po sir. So, that explains the holds barred na magsasalita yes, ko. Yes. Pati patayan, binabanggit mo na eh. Yes, napapatayin si Morales. Sa sagasaan lang yan, hindi niyan babarilin. At marami paraan para patayin. Am I correct? Yes, sir. Kasi, had you known na nakikinig si Morales, hindi mo sabihin niyo. Hindi, sir. Kung pakayaan niyo po akong sabihin muna ito, sir, kung sagutin ko muna yung sa inyo. Kung alam pong nakikinig po siya, sir, mas marami pa po ako sasabihin. Mas, ano po? mas malala pa. Yes, mas yes. Malala pa. Para bili pa po, sir. Okay, sige. Pakinggan natin yung statement ko. Okay. Magandang araw po sa inyo, mga malamig na ito. Sa mga nakaraang araw, napukaw ang atensyon ng bayan dahil sa sinasabi ng isang ex-agent Jonathan Morales na dokumento mula sa PDEA. Noong nakaraang pong hearing, nabanggit niya na ni Ginoong Morales ang pangalan ko na Eric Santiago na tumawag sa isang Romy Enriquez na sinasabi niya na nais ko siyang pigilan sa kanyang pagsalita tungkol sa nasabing dokumento. Sa punto pong ito, nais ko pong ipabatid sa nananggalan ng Senado. Wala akong intensyon na pigilan. At ang totoo ay upang patumayan lang sa bayan ang dalawang bagay. Ano po yun? Na napakadali pa lang mapunta dito. Gagawa ka lang isang kwento at kakang isip na kwento sa pamamagitan ng pambubola ay mapupunta na rito. Pangalawa, na upang pabulaanan at bigyan kalinawan ang mga bagay-bagay na sinasabi ni ex-agent Morales sa pamamagitan sa pagpapakita ng mga dokumento na dala ko. Sensyensyan, di ako sanay magsalita sa maraming tao. Pangdubog lang, sir. Please continue. Gusto ko rin gamitin ang oportunidad na ito upang humingi ng kauspusong pamanhin sa mga taong walang kinalaman sa aking plano. Ngunit alam kong grabing naapektuhan dahil sa paggamit ng kanilang mga pangalan. Unang-una po, kay paring Romy, pare, pasensya na, nasama ka dito. Pero ayaw to do this eh. Pangalawa po, sa pangalan ni Ginoong James Kumar, kung asan man po siya, pasensya na po. Sa nasabi ko po na dokumento, ipakikita ko upang magbigay naglinaw sa sinasabi ng ex-president Morales. Nandito po yun. May hawak po ang dokumento na gusto ko lang ipakita talaga. Ito po yung rason kung ba't pinasakit ko sila sa usapan. Para makapuntahan po ako dito at may presenta mga dokumento sana na magbibigay linaw sa mga sinasabi ni Agent Morales. Ano yung isabi mo? Pinasakay? Yes, sir. Pinasakay. Parang dalawang ang gusto kong patunayan, sir. Magkwento ko lang. Makakarating ka na dito. Kwentong barbershop, sir. Kwentong barbero lang. At ang isip. Makakarating ka na. Andito po ngayon, napatunayan ko ngayon yun. Napatunayan mo ngayon? Yes, sir. Nandito po ako. Kasi... So, you mean to say, itong committee na ito ay pwede pala mag-ibisigan at katangisip lang? Ako po ang sinasabi ko, yung akin po, hindi po kayo. Kayo po ay tunay. Alam ko po ang inyong layunin. Ako po ay para sa akin. Gusto ko lang po makarating dito upang magbigay linaw lang po, magdagdag linaw. We are not interested of your dagdag linaw. We are interested on what happened, what transpired in that recording. Kaya yun ang explain mo. Huwag ka na maghanap lang magdagdag linaw. Please, explain your side as far as that video is concerned. Yun po ay katangisip ko lang. Pasensya na po kayo. Kaya po humingi po ako ng tawad nga po kay paring Romy. Katang isip na kasi actually hindi naman para pwede naman para sa akin lahat yun eh sa amin lang sana yun pero dahil po nalapunta po ako dito dahil nga po sa isang salita niya na sandali katang isip lahat ang sinasabi mo doon yes sir kaya katang isip mo ito si kaya nga po humingi po ako ng tawad sa kanya eh
Wow! Hindi naman kami grade 1 dito, mga senador kami. Ay nako, ibig mo sabihin na binubula mo lang siya para mabula kami, para imitahin ka dito, para makapagsalita ka ng something against Kim Morales. No, maligay. Ganun gaya, ganun. Yan ang nga. Hindi po kayang dapat mabulahin. Hindi ako binubula mo siya, ang binubula mo, para pagbula mo sa kanya, mabubula rin kami kasi may video yun lang ako sa kanino eh. Ibig mo sabihin, ganun kakagaling iyo. Kahit na, ayan, bilang business ka, kaso mo, yung kaso mo, access ko lang yun. Yes, sir. I understand, access lang yun sa aking pag-revision pagka-polis. Kaya huwag mo akong bilugin dito, ha? Yes, sir. Kung siga akong maro ka sa labas, kung nabubula mo yung ibang tao, not me. Ha? Yeah. Not me. Kasabot ko, sir. Ha? Kasabot ko, sir. Ano bisaya mo ka? Nagkasan ka? Taga-laba ako mamaya. Ibig sabihin mo, maro-maro. Taga ako. Hindi tao, sir. Ay. No, please, continue. Explain your side. Yung nangyayari sa usapan niyo. Sige, I will give you the floor. Huwag kang lumihin sa ibang topic. Yun lang muna. Stick to that video. Yung lahat na sinasabi mo doon. Bigyan mo ng context, bigyan mo ng explanation. Bakit mo nasabi yung mga bagay na yun? Please. Yung kung totoo po, ako po nandito. Ang purpose ko po is magsabi ng totoo. Yun nga, sabi mong totoo. Bakit ka tumawag kay Marquez at mga sinasabi mong patatahimikin siya kung magsalita at may binanggit ka pa rin pangalan na Lam. Ano yung Lam na ibig sabihin? Sir, at pali sir, nalilinig ko lang sa YouTube yun, sir. I-oplay! Upset, i-oplay! Ibig sabihin, yung committee na ito, gumagawa na naman ng AI-generated video recording, ha? Upset! Please play the video. Nung sinabi niyang Lam. Narinig mo lang yan, hindi ako ginamit. During yung conversation, hindi ako ginamit yung set ng Lam. Sir, ginamit ko. O, ginamit ko. Kasi ganito nga. Ano ibig mo sabihin ng Lam? Sir, ganito po yun. Sandali! Anong ibig mo sabihin ng Lam? Sinabi mo, binanggit mo. Yes, sir. Narinig ko po sa YouTube lang yan. Yung Lam, si Bird Lady, si James. Okay nga, bakit mo nasabi yung Lam na yun? Para pasakayin nga po sila. Sir, kung gusto niyo pong malaman ng totoo. Pasakayin? Opo, para pasakayin lang po si Romy at si Edith Morales, sir. Eh, hindi mo alam na nasa bahay ni Morales eh. Ganito po yan, sir. Si Romy kasi pag matri-trigger ko siya, alam po na makakarating kay Morales yan. So anong purpose mo? Anong agenda mo nito? Anong motive mo? Bakit mo siya iti-trigger? Sige nga! Gusto ko po kasing may mga dokumento po kasi yung dala. Kasi sir, kung nalapapagod ko kasi ako sa paulit-ulit na sinasabi nila, alam ko naman mas may explain ko, sir. Dahil sa mga dokumento yung dala ko. Ano mo gawin ko na mo? Pwede ko po ipakita, sir. But before you show that document, explain your side. Bakit mo sinabi yun? Huwag mo kaming bulahin, ha? Yes, sir. Ha? I will cite you in contempt directly kung sinamalik ka dito, ha? Sabot ko, sir. Huwag mo kong dalahin sa bula-bula. Sabot ko. Okay. I-play mo nga yung may sinabi siyang Lam. Huwag mo sabihin, bumula-bula mo lang kami dito. Wala po, sir. Sige.